weekend warriors, fasten your seatbelt dahil ngayong weekend, only ang adventures natin. Ano man ang hilig nyo, sagot namin kayo. Well, there's something for everyone sa Matanglawin Adventure. Tara na sa lalawigan ng magigiting, Batangas. Lahat ang alamin, wala kaming disusungin. Ito po si Kuya Kim, Matanglawin. Kids, alam niyo ba ang dahilan bakit tinawag na lalawigan ng magigiting ang Batangas? Kung titignan natin ang flag ng Pilipinas, merong araw, di ba? Ilan ang sinag ng araw? Tatlo. What? Hindi tatlo, walo. Yung walong sinag na yun, yun ang walong probinsya na sumali sa revolusyon laban sa mga Kastila noong 1896. What? Ang Batangas isa roon sa mga race na yun. At alam niyo ba ng Batangas, noong Philippine-American War, ang huling probinsya ang sumuko laban sa mga Amerikano sa pamumuno ng isang Batanggenyo, si General Miguel Balbar. Ibang klaseng giting naman ang nakita namin sa tanawan. Dahil ang grupong ito, wala sa digmaan ang laban, kundi sa pagsagwan. Hindi hihigit sa 24 years old ang mga miyembro ng Sagwan Tanawan. At ang kanilang pinakabatang miyembro, 15 years old lang, humahakot ng panalo sa iba't ibang kompetisyon. Isa na rito ang Club Crew Challenge ng PCKDF, kung saan consistent silang nasa first at second place. Sports na to ang nakabago sa buhay ko kasi nag-i-improve yung katawan tsaka disiplina. At ito naman ang bangkang gagamitin ng Sagwan Tanawan. Ang tawag dito ay Dragon Boat. Nagsimula ito noong 2,500 years ago sa ancient China. Paniniwala ng mga ancient Chinese na ang Dragon God ang nagkocontrol sa tubig. At pag nangangarera sila ng Dragon Boat, darating ang tubig para sa kanilang ani. Dati hindi official sport ito, pero noong 1976, naging official sport na sa maraming mga paligsahan, nagsimula sa Hong Kong. Maawala! Ano ang sikreto para maging magaling sa Dragon Boat? Ang sikreto po namin ay magiging pong disiplinado tapos pagkakaisa po. Ang Dragon Boat ay isang team sport. Dapat pare-pareho kayo ng lakas, di ba? Paano pag nandun kayo sa gitna, merong isaw, dalawa sa inyo nanghihina na, anong gagawin? Pagka, kunyari po, may nanghihina po sa amin, pinapaalala po namin sa kanila yung relax and enjoy. Napaka-importante po sa amin ng may ganitong team. Hindi lang po dahil nahuhubog po yung mga kabataan, mas nakikilala po yung aming lugar. Limang araw kada linggo nag-iensayo ang Sagwan Tanawan. Saktong-sakto dahil magkakaroon ako ng pagkakataong makasama sila sa isang araw ng training. At dito naman sa Taal Lake nagtitraining ang Sagwan Tanawan. Ang Taal Lake ay isang freshwater lake. Pero alam niyo ba, noong 1700s, isa itong saltwater lake. Meron itong isang ilog na nagkoconnect sa saltwater na Balayan Bay. Noong 1754, nagkaroon ng isang malakas na volcanic eruption at naharangan yung ilog na nagkoconnecta rito. Naging isolated to at pagtagal, naging freshwater lake na. Hindi na bago sa akin ang Dragon Boat. Sa isang episode ng Matanglawin noong 2012, nakasama kong Philippine Dragon Boat Team at nag-Dragon Boat kami sa Manila Bay. Pero bago tayo mag-Dragon Boat ulit, balikan natin ang basics. Ang bawat bangka meron 22 katao. Sa gitna, may 20 paddlers o mga sumasagwan. Ang paddler po, siya po yung nagdadala nung kung gaano kabilis yung magiging takbo po ng bangka. Yung engine po, ang ginagawa lang po nila, sumabay sa paddlers, then magbigay ng power. Tapos yung kickers po, yung po nilalagay yung pinakamalakas na player po. Sa harapan, ang drummer. Yung po yung nagbibigay ng command. Go, go! Kung kailangan bang bilisan yung takbo ng bangka. At nasa likuran naman ang steersman. Siya po yung nag-guide kung tuwid o kung liligo yung bangka natin. Makaulaw! Kung mapapansin ninyo ang pagsagwan, talagang sabay-sabay. In perfect unison, ika nga. So napaka-importante sa Dragon Boat ang sabay-sabay. Talagang importante ang unity. Kumbaga, iisang puwersa. Kahit anong lakas mo, pagkawala ka naman at di mo naman kasabay ang team mo, baliwala yan. Medyo maalon yung ginawa natin pagsanggon kanina.
Kamusta? Sa amin po kasi normal na lang po yung ganun mahalon. Mas na perfect po namin yung synchronize tsaka yung paano namin i-handle yung boat na hindi siya magtataob. Pasado naman yung pagsama ko sa inyo kanina. Pasado, pasado. Yeah! Pag mula rito sa Talay, kasama ang Sagwan Tanawan. Ito po si Kuya Kim. Matanglawin!